Welcome back ulit sa aming vlog. Ayan. For today's video is, as you can see, ayan, meron tayong mga pabigas dyan. Yeah. Itutour namin kayo sa aming bigasan. At saka magpa-pricing tayo dito. Ipapakita namin sa inyo yung aming mga detail and ayan, mga bigas namin. Kung magkano yung price. Yung bigas, yung ganda ng bigas. Klase. Pero hindi nyo naman yun makikita kasi... Hindi nyo matitikman. Hindi naman personal na ano. Yan. So, let's do this! So, ayan guys, meron tayo ditong tag 35 at makikita nyo sa tag niya is masarap. Masarap siya kasi mura, oo. Pero sa mga customers kasi namin, ayan, ito yung pinakamabenta kasi kung sa mura siya, commercial rice pa. Hindi siya NFA na nahirapan silang magsaing. Hindi yung matigas. Kung ikaw pa naman yung bibili, tapos budget friendly na yung ano presyo, ba't di mo bilhin, di ba? Ayan, meron tayo dito ang pang 35 na masarap. Masarap. So, kung mapapansin nyo, ang pangit ng tag ng bigas namin kasi hindi na namin siya na-effortan na asikasuhin yung pag-print ng mga tag namin ng bigas kasi merong instances na kada biyahin ng bigas namin is nagbabago siya ng price. So, mag-a-adjust at mag-a-adjust kami. Sayang lang pag in-effortan mo yung pag-aasikaso mo nung tag ng bigas, tapos pupunitin mo naman susunod, papalitan mo na naman, diba? So, okay na yan ganyan. Basta nabasa ng tao at saka malaki yung number. Ito, ganito yung itsura ng bigas. Ayan. Ganyan siya, guys. As you can see, hindi siya durog-durog. Buo-buo din naman yung butil niya, kaya maraming bumibili. At kung sa amoy naman ay... hindi siya mabaho, mabango. Amoy bagong ani pa rin naman kahit mura lang yung price niya. So, dito naman tayo sa 36. Ayan, guys. Anong gumawa dito? Nahirapan silang magkwenta. Ayan, ginawa nila ng tag price na papaganyang ganyan. So, ito naman yung 36 namin. Kung i-compare ko sa 36 at saka 35, ihamak na mas maputi itong 36, pero medyo may mga durog siya. Pero pagdating naman sa quality, ang masasuggest ko sa inyo, pagka mas maganda yung quality niya. Syempre, kung 35 or 36, kung may budget ka naman, mag 36 ka na lang, parang ganun. Ito, ang klase naman ng bigas na to ay masarap din siya. Pero wag tayong umasa na sobrang lambot ng mga ganitong klaseng bigas kasi mura nga lang siya. At ito ay commercial rice din. Hindi po kami nagtitinda dito ng NFA rice kasi NBA. Yun yung hinahanap ng mga tao. Ayaw nila nung NFA. Hindi ko alam kasi yung mga tao dito kahit may pagkabarat na maarte pa sa bigas kaya kailangan commercial yung mga ihahain mo sa kanilang bigas. Meron pa nga yan sila yung titikman nila yung mga customers namin. Titikman nila yung bigas. Sabi na ba't matigas? Siyempre hindi pa siya luto. Kaya siya matigas, di ba? Alam nga naman na titikman mo ng ganyan, hindi naman siya luto. Matigas talaga. Siyempre sasabihin mo, lutuin nyo po muna para malaman nyo kung ano ba yung texture niya pag luto na. At dito naman tayo ngayon sa 37. Ayan. So dito naman guys sa corner ng ating bigasan, makikita nyo ang bubungat sa inyo ay itong 37. Kung compare kay 36 at saka 35, di hamak na mas buo ang butil nitong 37. Kung ayan. Buo ang butil, mahahaba, guys. Ayan, at saka madulas yung bigas. Ayan, dumudulas lang siya.
At itong 37 namin ay malambot. Ayan, kita nyo naman malambot. Itong 38 naman namin, guys, is undecided kasi walang nakasulat kung malambot o ano siya, masarap. Pero, lahat naman yan maano malalambot, pero magkakaiba pa rin ang texture sa iyo sa mga customer na. Oo, kasi ano yung gamay yan ng mga mahilig kumain ng kanin kung alin yung magandang klase ng bigas. So, ito ay halos same lang siya ni 37. Buo din yung buti niya at ayun, bumudulas din siya sa kamay. Hindi siya durog. Papaakyat na yan, guys. Papaganda na ng papaganda yung klase ng bigas na meron habang pamahal ng pamahal yung presyo niya. Ayan. Maputi at saka buo yung butil. Dumako naman tayo, guys, dito sa 40. Ayan. Bagong ani. Ayan. Isa sa mga gusto ng customer namin is yung pag nakita nila na bagong ani yung nakasulat sa tag price. Ito talaga kahit anong araw o kaya kahit na anong panahon, laging mabili si 40 pesos kasi parang kumbaga sa ano is mid-range siya sa mga presyo nitong ating tindang bigas. Siya yung hindi mawawala sa mga mabibiling bigas namin, yung kategory ng parang bigas na meron siya, yung nasa kataman-taman. Oo, kataman-taman. Kataman-taman. Oh, yun yung kataman-taman. Ayun. Ayan, yung 40 namin, guys, is maputi din. Ayan, malambot din siya, guys. Ayan, buo ang kanyang butil kasi masisela yung mga customer namin. Gusto nila talaga yung hindi durog at saka yung mahaba yung butil ng bigas. So, lahat naman ng bigas namin dito is walang amoy. Ayan, di amoy ipis, di gaya ng ibang mga nabibili nila sa ibang tindahan kasi merong mga tindahan na nagbebenta ng amoy ipis na bigas. Dito sa amin, yung papa ko ang bumabiyahin ng bigas at sure kami sa quality ng mga tinitinda naming bigas kasi nakikita niya mismo dun sa rice mill kung ano yung magagandang klase na bigas na kinukuha niya kasi ayaw din namin yung masira sa customer. Kasi isipin nyo, guys, once na magbenta kayo ng hindi magandang bigas, ibabalik sa inyo ni customer. Tapos may instances na hindi na sila bibili sa inyo kasi sasabihin nila, ay pangit yung ganito nila, matigas, ganun. O, di ba sa iba na silang amoy ipis pag sinain. Oo, sasabihin nila na, ay puro bukbuk yung bigas nila, ganito, ganyan, di ba? So, pupunta sila sa kabilang tindahan ng, kabilang bigasan, ganun. Sasabihin nila, oy, nabili ko doon kay ang pangit, baka ganyan din yung ibibigay nyo sa akin. Merong ganong instances, kaya yun yung iniiwasan namin. Kaya yung pagbibigasan namin is si Papa talaga yung bumabiyahin ng bigas para makita niya yung quality, ma-check kung durog ba yung bigas or mabaho siya or malambot ba siya pag sinain. Kasi si Papa pag pumupunta sa rice mill, guys, komo yung suki na talaga doon, ipinagsasaing pa yan ng mga ng mga rice mill, yung manager doon, pinagsasaing pa yan siya para matikman niya kung malambot ba talaga yung bigas o hindi. Ganon yung mga pag malakas kayo kumuha sa rice mill o biyahero kayo ng bigas, ginagawa talaga nila yon para ma-check nung mga biyahero kung maganda ba yung item na, yung bigas na quality, ayun. Para maganda ba siyang ibenta, ganun, kung papasaba sa panlasa ni Yahero, o di bibili siya ng marami, di ba? Next, dito naman tayo sa 42, ayan, paputi na po ng paputi yung bigas natin. Dito pala. So, ayan, yung 42 natin, guys, as you can see, mas maputi siya. Ayan, mas maputi at mas buo ang butil. Maganda yung pagkakagiling nito, guys. At ito ay from San Jose Nueva Ecija Rice. Ayan. Galing siya sa amin, sa Nueva Ecija, pero doon namin siya kinukuha sa Bulacan. Yung kaya siya nang galing sa San Jose Nueva Ecija kasi doon yung bukid na pinagkukuhaan niya. Palay. Oo, yung palay. Doon siya nang gagaling. So, yun, nagiging naman sa amin. Tumatahol na aso. Nagiging
totoo naman si rice mill sa amin kung saan nila nakukuha yung mga bigas nila. So alam namin kung paano siya i-market sa mga customers namin. At nadako naman tayo dito sa 45. Ayan. Yung 45 natin, yung premium rice. Ayan. Ito, mas maganda yung quality ng bigas nito kasi mas malambot yan. At saka, kung makikita nyo, ang butil naman nito ay parang pabilog-bilog. Ayan o. Parang pabilog siya. Hindi siya yung mahahaba na butil ng bigas. Ayan. Magandang klase to guys, malambot. Dito tayo ngayon sa 48. Ayan. Kung medyo yellowish pa yung ibang mga napakita namin sa inyo na bigas, pagdating kay 48, ayan, is sobrang puti. As in, maputi talaga siya, guys. At buong-buo ang butil. Ayan, nakamarket siya as malambot. Kasi malambot talaga yung ganyang klase ng bigas namin. At hindi kami mapapahiya kay customer pag binili niya. Kasi malambot talaga. Yung iba nga gusto nila yung malata talaga. Pero kami, dun lang kami sa ano, mid-range. Baga. Karaniwan na sinasaing namin dito, guys, is 38 or 40 pesos kasi marami kami pinapakain o marami kami trabahador. Kung ano yung sinasaing namin is yun din yung kinakain nilang kanin. Hindi namin sila sinasaingan ng sobrang baba na bigas. Kung magsaing man kami ng sabihin natin na 35, syempre kailangan kasama kaming kumakain dun kasi ayaw namin yung parang iba kami kaysa sa mga tauhan namin. Ano yung kakainin namin, gusto namin kinakain din ng mga tindero namin kasi doon tayo nagkakaroon ng pag ano ba yun yung nararamdaman ng tindero mo na parang iba yung turing mo sa kanya kaysa sa turing nyo sa sarili nyo. Kailangan yung kung ano yung kakainin ng amo, dapat kinakain din ng tindero o tindera nyo para hindi sila magtatampo na bakit yung kinakain nila na sir o kaya ni ma'am, bakit masarap yung kanin nila, bakit tag-50 tapos tayo yung sobrang tigas yung pinapasaing sa atin, diba? Dapat kung ano yung kinakain ni amo, ganun din ang kakainin ni tindero. Yun. One tip na maipapayo ko sa inyo is ganun. Next is yung tag-50 natin na masarap. Masarap po. Masarap po. Ayan, natakpan lang yan. So ito, mas maputi siya. Ayan, ito balik tayo sa mahahaba ang butil. Ayan, hindi durog at saka mabango. Ayan, mabango yan. Mahalimuyak pagka sinain nyo. At dito naman guys is, ay! Ayan, dito naman guys is yung tag 60 pesos, super dinurado Mindoro rice. Ayan, ito galing pa tong Mindoro kasi magaganda ang dinurado pag galing sa Mindoro. Ayan, kung pwede ko lang ipaamoy sa inyo kung gaano kabango yung bigas na to. Kaya lang hindi nyo maamoy. Sige, singhutin nyo na lang. Oh, lapit ko ah. Singhutin nyo girl. Ayan. Mabango siya. At saka napakalambot. Magandang klase mga dinurado pagka galing sila sa Mindoro. Kasi dati nung pumunta kami ng Mindoro, halos lahat ng mga bigas nila doon is dinurado rice. Iba-ibang klase, kahit mababa yung bigas nila na dinurado doon, may bababang klase sila ng dinurado. Maganda pa rin at saka malambot talaga guys. So ayan, 60 pesos ang parang yung nabili natin noong karon, magkano lang, 32, diba? Oo, 32 lang doon yung isang klase ng ano nila, isang klase ng dinurado rice nila doon is 32 pesos. Pero ang lambot talaga. Yan, pagdating sa mga dinurado, kilala po ang Mindoro. Kasi marami din po doon pala yan at saka magandang klase talaga yung mga dinurado rice. So, dadako naman tayo dito guys sa ating mga nakasako. Ayun, hindi namin siya kayang gawan lahat ng mga ganyan, yung kahon-kahon. Kasi medyo maliit na yung space natin at saka marami tayong panindan na nakakalag. So ayan, ginanito na lang namin siya kasi ito yung mga best-selling talaga namin yung mga nakakahon. Ayan, ginanito namin siya. Meron tayong tag 40, ayan. Meron tayong tag 40, ito. Ayan.
Yung 40 na yun, ibang klase din sa kahoy. Oo. Itong kung may mapapansin man kayo na magkaparehas yung presyo, magkaibang klase siya ng bigas, guys. Iba yung nasa kahon, iba yung nasa sako. Kaya pag may bumibili sa amin, tinatanong namin kung alin po ba yung nakakahon or yung nakasako na 40, ganun. Ibang klase kasi ito yung imported. Imported, hindi siya ano, hindi siya kagaya nung nasa nakakahon namin. So yung mga ayun, imported o yung sobrang hahaba ng butil at saka ano yung ano bang tawag dito? Makinis. Saka sobrang dulaso. Ano po ito yung maalsa? So ibig sabihin ng maalsa is medyo matigas. Mga pangkantin ba? Oo, yan. Maraming bumibili sa amin ng ganito pagka nagkakarinderya sila kasi gusto nung mga nagkakarinderya is maalasa yung bigas. So, konti lang yung isain nila, marami pag naluto. Ito naman tayo sa 39. Ayan, yung 39 namin na malambot. Ayan, ito ay magandang klase rin siya, guys. 39 na to. Ano bang pinagkaib? Ay, wala pala tayo doon. Walang 39 tayo doon. Ito, isa lang yung 39 namin, guys. Magandang klase din po ito. At once again, mabango siya. Mabango. Kumpara doon sa 38 doon, mas mabango itong 39 namin. Ito naman tayo sa ating Japanese rice. Itong Japanese rice natin is bilog. Ito ang pinakapaborito ng anak ko. At malambot po yan. Bilog na maliliit yung butil niya. At saka, madulas. Parang kisses eh. Oo, para siyang kisses. Pero pag naluto siya, bigas din talaga siya. Ito naman tayo sa 47, Super Angelica. Ayan. Ito namang butil ng Super Angelica natin ay sobrang haba ng butil ng bigas. Yung mga magagandang klase ng mga punla siguro. Pag tinatanim yung palay niya, ang ganda ng butil. Kasi pantay-pantay, wala talagang durog. Basta mahahaba o tapos. Ang ano niya, ang dulas. Dito naman tayo sa 52, malambot. Ayan, ito sobrang puti ng butil nito, guys. Ayan, sobrang puti niya. At mabango rin. Karaniwan sa mga bigas namin is mababango talaga sila pag sinasaing. Yun ang hanap-hanap ng mga customers namin. Pagdating sa bigas namin, gusto nila yung mabango, walang amoy. Ito, guys, ay... So, ito naman, guys, yung tag 55 namin, super bagong ani, ayan. Super na bagong ani pa, wag kasi papa nagpasulat niyan. Ito, sobrang puti at sobrang kinis ng butil. Ayan. Maganda yung klase ng bigas na to, guys. Kasi, hindi kami magbabariety ng mga ganitong klase ng bigas. Ganyan karaming bigas kung hindi talaga siya hinahanap-hanap ni customer. Kumbaga sa pagmagbigasan kayo, dapat marami kayong option para si customer na ang malito kung saan yung bilhin niya o kung saan yung itry niya. Kumare, meron din kaming customer dito, guys, na bumibili ng ayan. Meron kaming customer dito, guys, na bumibili ng kumare ay ngayong araw na to is 45. Kinabukasan 46. Kinabukasan ulit 47. Hanggang maubos nila yung lahat ng klase ng bigas namin. Tapos saka sila magde-decide kung ano yung pinakamaganda. At saka dun sila mag-i-stay put na bumili ng sako-sako. Ganon yung ginagawa ng iba naming customer. Dito naman tayo, guys, sa 58. Herman Dinorado. Ayan. Ito magandang klase din ito ng Dinorado. Mas mababa nga lang siya kaysa sa tag 16 na galing Mindoro. Pero good quality rin yung bigas na to. Ayan, magaganda din yung butil niya talaga namang magaganda. At hindi siya mapalay. One thing sa mga napansin ko sa mga tinitinda naming bigas is, ewan ko napansin nyo ha, pag ginagano namin siya, sinusuro namin, pinapakita namin sa inyo is, hindi siya mabato or mapalay. Yun yung pinakaayaw ni customer. May nakuha kami dating ganong klase na bigas. Pinabalik talaga namin kasi hindi
ayaw ni customer yung marami siyang pag kinagat mo, yung nagkakrak sa ngipin niya. Kasi maraming bato-bato, maraming palay. Ayun, pinapabalik namin pagkaganon. Ayaw ni customer ng mga ganong klase ng bigas. Papawisan na. Next is meron tayong tag 44, guys. Ito, Angelica Rice. Ayan. Mahaba din ang butil nito. Malambot din ba to? Ayan. Isa sa... Ito. Magandang klase ito ng bigas kasi malambot. Ito naman tayo sa likod. Ayan, hindi na namin nasalinan itong number. Tag 60 namin, ayan, yung tag 60 namin is malagkit. Yung malagkit namin, guys, is parang pabilog yung butil niya. Ayan, hindi siya masyadong mahaba, tapos matataba yung butil niya. Ayan, maraming bumibili nito pang biko. Ayan, mabili yan sa amin pang biko. Next is, ayan, ito naman yung ating 44 na maalsa. Kung meron tayong 44 na malambot kanina, meron din tayong 44 na maalsa. Ayan. Ito, pang canteen yan, guys. Yung mga karinderyama na gusto ng mga maalsa o kaya meron din namang ihila na gusto yung kahit sa bahay lang nila is maalsa yung binibili. Patakot dito sa kabila, meron tayong 49 pesos. Ayan, yung 49 is... Ayan, sobrang buo ng butil. Ito, guys, sa totoo lang, hindi kami nakatikim neto. Pang ano lang kami, pang 38 to 40 pesos. Ayan, yung anak ko lang yung nakakatikim nung ano, Japanese rice. Pero pagdating sa mga panaing namin, hindi kami nakatikim yan. Hindi nga maniwala yung customer namin na ano na... Hindi kami kumakain ng ano ng mahal na klase ng bigas namin sa sobrang dami namin ng bigas. Kasi ang lagi namin sinasabi sa kanila, kung ano yung pagkain ng tindero namin, yun din ang kakainin ni Amo. Hindi kami nagtitikim ng ganyan kasi iniisip namin, ang baba lang ng tubo mo sa bigas, tas kakainin mo ang mahal-mahal, wag na lang. Last na klase ng bigas namin is 43. Ayan. Hybrid Nueva Ecija Rice. Eto siya, guys. Ang ganda ng butil nito. Ayan. Malambot siya. At saka maganda yung grains. Grains ba tawag doon? Yung mga butil niya. At kung mapapansin nyo naman, dito sa vlog namin is, bakit ganon yung mga nakalagay sa tag ng bigas namin? Bakit? Malambot, may mga ganyan. Para kasi sa amin, yung mga customer namin, hindi sila sanay nung bagong inilabas nung yung ano ba, policy ba ngayon na kailangan ano, well milled rice, yung mga nung premium well milled rice, yung mga ganun bang ano, hindi nila naiintindihan yun, mas gusto nilang bumili pagka yung may malambot, may bagong ani, may maalsa, kasi basic, madaling maintindihan. Hindi nga nila yung local rice. Kasi pag sinabi mo local sa kanila, ayaw nilang bilhin. Hindi ko alam kung bakit meron tayong stigma pagdating sa mga Pinoy na pag sinabing local, ayaw nilang bilhin. Hindi nila na naiintindihan yung mas deeper meaning ng local pagdating sa atin. Ibig sabihin kasi ng local is sariling atin. Ayaw kasi nilang tangkilikin yung sariling atin. Merong mga tao na mas gusto yung imported. Ayan, pag may nakalagay na local rice, ayaw nilang bilhin. Pansin namin yan sa ibang mga nagtitinda ng bigas dito kasi ganun yung mga bigas nila. May makalagay na local rice, well milled rice, premium well milled rice. Yung mga ganun, hindi nila pinapansin. Mas gusto nila yung catchy ba, yung pagka nakalagay dun sa may tag na malambot, matik na, yun na yung bilhin nila, di ba? Yun, ganun. Kaya hindi kami naglalagay ng ganun. Pero kung required na talaga kami na maglagay ng ganun, syempre, ipupush namin na palitan yung mga tag namin. Pero hindi pa naman ganun kahigpit sa amin. So, dati, dun pa rin kami sa dating nakasanayan ni customer kasi baka manibago siya. At mabili yung mga bigas namin the way na ganyan yung mga pangalan niya. So, yun lang.
So ayun guys, baka nagtataka kayo kung saan kami kumukuha ng ganito karaming klase ng bigas. Kumukuha po kami sa Intercity, Bukawi, Bulacan. May vlog po siya about doon at may vlog din po ako about doon. Ililink na lang po namin sa baba kung saan kami kumukuha ng bigas, yung vlog namin, para makita nyo din kung gaano karami yung variety ng bigas na meron doon sa kinukuhaan namin. Kasi bagsakan po yun ng mga palay, doon po mismo ginigiling ang mga bigas na kinukuha namin. Kaya alam namin na fresh sila at saka magandang klase, organic, walang halong chemical, kemerut, chemberlu, ganon. So yun lang guys, tatapusin na po namin yung vlog namin dito for today. Ayan. And thanks for watching! Bye! Peace out!